Nandito pa rin po sa Metro Manila, nakataas po... Excuse me po. Nakataas po ang storm signal number 1. Ang babala ng bagyo bilang isa. Kasado na ang mga plano ng mga otoridad sa pagresponde sa paghagupit ng bagyo. Nasa EDSA Orense, live si Tina Pangaliban Perez. Tina... Mike, hindi pa masyadong nararamdaman ang bagyong Nona dito sa Metro Manila. Sa katunayan, dito sa kinatatayuan natin sa EDSA Orense ay wala namang ulan sa ngayon. Pero may mga nakalatag ng standard operating procedure bilang paghahanda sa bagyo at sa pagtugon sa anumang emergencing posibleng dala ng bagyo. Maulan na sa ilang lugar sa Metro Manila kanina. Ang MMDA may nakalatag ng SOP bilang paghahanda sa mga bagyo. Meron na kaming... naka-ready na mga tao na in time of typhoons like this. Kasama sa mga ipakakalat ay mga taga-traffic enforcement, clearing, rescue, traffic engineering, flood control at sidewalk clearing. Sakali raw may mapatid na kable o bumagsak na puno o ano paman, malinaw na raw kung sino ang unang re-responde at sino ang mga susunod na kikilos. Kahit kaninang hindi pa umuulan dito sa Metro Manila, may mga nagtiklop na ng billboards. SOP na yan na kapag may signal ng bagyo dito sa Metro Manila, tinitiklop o niro-roll down na ng mga billboard owners yung kanilang mga billboards. Ngayong araw rin magsisimula ang pansamantalang ban sa mga paghuhukay sa Metro Manila. Magtatagal ito hanggang hating gabi ng January 3, 2016. Pero hindi ito dahil sa bagyo, kundi sa inaasahang dami ng mga sasakyan dahil sa Christmas rush. Exempted naman sa pansamantalang ban ang mga flagship project ng pamahalaan gaya ng NAIA Expressway, Skyway Stage 3 at malalaking flood control project. Kahit daw kasi isama ang mga ito sa ban, di pa rin madaraanan ng mga kalsadang apektado dahil masyadong malalim ang hukay at di kayang tambakan. Pero di kaya makadagdag sa baha dahil sa bagyong Nona ang mga nasimula ng hukay. Ang agreement dito is yung mga maliliit na hukay katulad ng drainage improvement, kunyari road improvement, upgrading, kailangan muna nilang i-restore. Kumbaga tatambakan muna nila para madaanan yung kalsada. Para masigurong walang lalabag sa pansamantalang ban sa paghuhukay, may mga taga MMDA na iikot para mag-check. Ang lalabag, parurusahan. Ang pinakamagaang parusa, 5,000 pisong multa. Sa ngayon, Mike, ay usad pagong ang mga sasakyan dito sa bahagi ng EDSA sa may Orense, mapa northbound lane man o southbound lane. Sakaling magkaroon ng aberya sa kalsada, ang sinuman pwedeng tumawag sa MMDA hotline na 136 o kaya'y mag-post sa social media accounts ng MMDA sa Twitter at Facebook. Mike? Pag nakikita namin yung dyan sa likod mo, Tina, eh, magkapilang panik patungo Quezon City, patungo Makati, parehong para nang hindi gumagalaw ang mga sasakyan dyan. Umulan ba dyan o umulan ba dyan kanina, Tina? Kanina malakas yung ulan dito, bandang mga early afternoon, Mike. Bago tayo umakyat dito, siguro mga alas 6, umaambo naman. Noong nagsimula na yung 24 oras, ay wala nang ulan. Pero yung traffic, constant yun, Mike, kanina pa. Talagang hindi gumagalaw yung mga sasakyan, Mike. Maraming salamat, Tina Pangaliban Perez.